Magandang gabi sa inyong lahat, mga kaibigan. Magandang gabi. Salamat po, Sister Esther, sa napakagandang mensahe ng iyong inawit kanina. Ang sabi doon sa kanyang awitin, kung ating iisipin yung ating buhay sa mundong ito, nasa kabila ng pasakit na ating naranasan, ay darating din yung panahon, yung pagkakataon na tayo'y maninirahan doon sa langit na bayan na kanyang inihanda sa atin. Kung saan tayo'y mamumuhay na wala ng luha, tayo'y mamumuhay na wala ng pasakit, tayo'y mamumuhay ng maligaya kasama ang ating Panginoon. Sa gabing ito, patuloy pa rin po nating pag-aaralan ang may tema na may pinamagatang Almost There. Napakalapit na ng panahon na ito. Bago po tayo magsimula, tayo po muna yung muko para sa isang panalangin. Dakila at makapangyarihan po namin, Panginoon, sa gabing ito. Pinupuri po namin ang inyong pangalan sa pagkakataon na kami makapakinig ng inyong mensahe ngayong gabi. Ang aming dalangin ay patuloy niyo po nawa kaming patnubayan ng inyong banal na espiritu ng aming pag-aaralan ngayong gabi ay tumatak sa aming puso at isipan at kailanman ay hindi po namin ito makalimutan. Ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na Panginoong Jesus. Amen. So ngayong gabi, ang atin pong topic na pag-aaralan ay may pinamagatang gawain ng mga mananghihintay. Meron po ba ditong foreigner? Baka hindi po nakakaintindi. Is there any foreigners here? Si ano? Michael, your name is Michael. Babe? Michael, okay, kilala. Doon po sa foreigner, dahil yung nahanda po namin ay Tagalog, siguro pakitranslate na lang po yung mga magagaling sa English. Nakatabi nyo? Okay, sakto. Okay. English major ka, Esther, di ba? Okay. So, pakitranslate na lang po. Okay. So, dadako po tayo sa ating topic na gawain ng mga naghihintay. Dito po sa atin pong mundo, o dito po sa ating tinutuluyan, ay punong-puno ng mga krimen, o yung mga tinatawag po natin ng mga injustices, yung mga criminality ay talamak na talamak hanggang sa mga panahon ngayon, yung mga corruption. Siguro kung kayo po ay updated sa atin pong television, sino po sa inyo nakaka-update sa television? Pakitaas nga po ng kamay. Natatandaan niyo po yung mga usong-usong ngayon, yung nakaraan ay mayroong pork barrel scam. Ano po? Corruption. Tapos sumunod yung kay Renato Corona case. Patay na ba yung si Renato? Hindi pa. Okay, Renato Corona case. Tapos yung sumunod na pinaka-latest naman ngayon ay yung $81 billion. Dollar, tama ba? $81 billion na nanakaw doon sa banko na pinag-imbisan ng mga taga-Bangladesh. Kung inyo pong matatandaan, nung kahapon lamang nagkaroon po ng Senate Blue Ribbon Committee meeting na tinalakay doon kung paano ba talaga saan dumaan o yung trail ng money na nanakaw doon sa pera ng Bangladesh. At doon po yung dinidiin si Dikito. So, alam niyo po yung dinidiin, dapat updated po kayo dahil ito po yung nangyayari sa atin ngayon. Si Miss Maya Dikito at si Miss Mr. Go, Chinese International. Sila po yung dinidiin at kasama po doon sa mga saksi. Tanda-tanda ko ba sila Mr. Wong, di ba? Ibig sabihin mga kapatid, hanggang sa panahon natin ngayon, ay nakakaranas tayo ng tinatawag natin na korupsyon, talamak na talamak at kilalang kilala dito sa Pilipinas. Kaya nga umuuso si Duterte kasi sabi niya, sabi niya doon sa isang patalastas niya, tatandaan niyo, sabi mga kriminal, mga drug addict, humada na kayo, baka ito na yung huli niyong Merry Christmas. Mga kapatid, napakatalamak na rin yung mga pagpapatayan. Kamakailan lamang na napakinggan natin sa TV yung meron daw dalawang tagapaggawa ng internet. Pumasok doon sa bahay ng dalawang mag-ina, pinatay yung dalawang mag-ina. At alam niyo po, ako ay medyo napatawa o nalulukot din nung narinig ko yung isang interview doon sa TV5. Isang interview doon sa isang lalaki na nang rape. Alam niyo po yung interview ng lalaki na rape nito, sabi, "Mister, bakit naman ay ni-rape mo itong batang ito?" Eh sabi, alam niyo po yung sabi nung lalaki na yon. "Eh kasi sir, alam niyo po, hobby ko lang talaga yun ang rape, talaga hobby ko lang yan." Alam niyo, paano niyo po ginawa yon? Sabi sa kanya, "Habi ko lang po yun, madali lang po yun. Una, humitit ako ng droga. Pagka-hit ko ng droga, pinagmamalaki pa niya. Pumasok ako sa bahay, dali-dali ako, kinuha yung kutsilyo. Hinarap ko dun sa babae, sabi ko, 'Tingnan mo to, anong gusto mo? Ito? O magpapaano ka?'" Mga kapatid, mga kaibigan, ito po yung talamak na talamak
maging sa panahon natin ngayon, yung kriminalidad, yung mga pagsuway doon sa ano tuntunin sa ating buhay. So, sabi nga po, maging sa iba't ibang bansa, strikes, AIDS, usong-uso po yan sa Pilipinas, hindi naman siguro po katakataka na ito ay humahaba at habang tumatagal ang panahon ay nagkakaroon ng mga ganitong pangyayari sa atin. Pamakailan lamang, kanina siguro, 3 oras lamang yung nakakalipas, na nabalitaan nyo ba yung ano, yung NPA versus yung ating mga military forces? Saan ba yung nangyari? Alam nyo po kung saan nangyari? Malapit sa Nueva Ecija. Okay, nagpakpakan po sila doon. So hanggang sa panahonan natin ngayon ay mayroon pa rin mga pakipagbaka o yung mga tinatawag natin na acts of terrorism na maging yung mga inosenteng bata ay nadarama. Isa pang kwento, mga kapatid, napapasarap ako magkwento dahil ang dami ko napanood kanina. Ang sabi nung isang senador, natatakbo, si May, senator, tatakbo siya, si Attorney Aban, sabi sa kanya, kapag ikaw yung naging senator, anong gagawin mo? Doon sa Mamasa Pono, doon sa MILF, alam mo, pag ako ang naging senator, ang gagawin ko, kakausapin ko sila, luluhudan ko sila, pag hindi sila lumuhod, susugudin ko sila, kukuhanin ko lahat ng tropa ng militar, pagpapatayin ko sila, pati ipis at daga, kasama ng mga bata at mga magulang, uubusin ko ang lahi nila. Mga kapatid, alam niyo po na talagang maging sa mga kriminalidad, maging yung mga inosenteng mga bata o mga babae ay nadaramay. Okay, so dadako tayo. Ngayon sa atin pong kapanahunan, tayo po ay nababalot, hindi naman siguro nababalot. Tayo po ay mayroong kinikilalang mga alituntunin maging sa pagmamaneho. Kapag ka kayo ay pupunta ng expressway, sino na sa inyo nakadaan sa expressway? Baka wala pa. Meron na. Pag kayo dumaan sa expressway, meron diyang speed limit. Kinakailangan na kayo susunod dun sa speed limit para naman kayo ay hindi, ano po mangyari, mapahama. So mayroon po tayo mga sinusunod na alituntunin para sa ikakaayos ng lahat. Sapagkat kapag ka ikaw ay nag-drive ng lasing, na ngayon, bawal na po mag-drive ng lasing, meron ng act na pinagbabawal ito, ikaw ay maaring ma-aksidente, maging po sa mga simpleng bagay. Katulad nitong pangbabasket, pagbabasketball, yan. Sa basketball, kinakailangan ay mayroong ding rules na tinutupad, may mga guidelines. Hindi naman po pwede na kapag ka nahawakan mo yung bola, kapag nagawin sa'yo, sisipain mo yung kalaban o kaya man ihahampas mo yung bola. Meron po tayong tinatawag na alituntunin hindi para sa ikagugulo, kundi para sa kaayusan ng lahat. Katulad po nito si Bynum, siniko po niya yung kanyang kalaban na taga-Dallas. Kailan niyo po yung taga-Dallas na yan? Siniko niya, ang tawag dyan ay foul, doon sa mga magaling mag-basketball. Okay. Maging si Pacquiao, doon po sa boxing, April 10. Tama ba April 10? April 16. Ano lang po, sidetrack. Meron daw pong laban si Pacquiao. So may laban po si Pacquiao sa kasalukuyan ng eleksyon. Okay. So, maging sa boxing, hindi naman po pwede nagagayahin natin si Mike Tyson, nakakagatin na lang natin, bigla sa tenga yung ating kalaban. Hindi naman natin, babakbakan natin ng babakbakan, nakatumba na nga, mga kaibigan. Meron pa rin sinusunod tayong mga alituntunin o mga rules na makakatulong para maging mas maligaya, mas maging masaya ang lahat ng ating ginagawa. Ganun po kahalaga yung mga rules. Dito po sa Pilipinas, usong-uso po nung ganito. Meron ng malaki na kasulat, bawal umihi dito, pero umiihi pa rin. Ito naman, nakatingala pa, kunwari hindi niya nakikita, bawal umihi dito, ang laki-laki. Pero kunwari, nagbabakasakali siya na hindi siya mahuli kapag kunwari hindi siya nakatingin dun sa nakasulat. Ito pa, siguro minsan ganun din tayo. Bawal tumawid, walang tawiran, nakamamatay. Nakamamatay daw, pero marami pa rin tumatawid na mga Pilipino. Naalala nyo yung isang illustration doon sa Betoy's Funniest Videos? Yung meron daw silang ginawa doon na may puno na nagbunga ng gold. Sinap nakalagay doon, may malaking isang karatula nakalagay, bawal ugugin, baka may managlag na gold. Ito namang mga dumadaan, inuugug nga, baka may managlag na gold. So ganun po tayong mga Pilipino. Maging sa basurahan, dito po sa AUP, dati marami niyan. Pakiusap, meron ng pakiusap. Bawal magtapon ng basura dito. Salamat po, may salamat pa. Pero kung saan ka naman makakakita ng mga karatulang ganyan, tsaka ka naman makakakita ng napakaraming tampak-tampak na basura. Ito siguro hindi na kayo magtataka, napakalaki na, bawal umehe dito. Meron pa rin
mga umiihi. So gaano ba kahalaga yung mga alituntunin, yung mga patakaran na kinakailangan nating sundin habang tayo ay namumuhay dito sa mundo? So kung kayo po ay may mga dalang Biblia sa inyong mga tabi, Mr. President, pwede ko pong pakuha yung Biblia. Dali po natin palagi yung Biblia dahil ito po yung sentro ng ating pag-aaral. Okay. Green Bible, dito po tayo tutungo at atin pong uumpisahan ang ating pag-aaral mula doon sa kautusan na ibinigay ng ating Panginoon sa ating una pang mga magulang. So, ito po ay isang review lamang. Siguro alam nyo na to. Ngunit isang review sa atin tungkol sa alituntunin na tinatag ng ating Panginoon para sa atin. So, umpisahan natin to doon sa pag-aaral noong unang panahon. Ito po yung tinatawag natin na Mount Sinai. Kung maalala po natin yung ating pong mga leksyon noong nakaraang tayo pa ay mga high school, ito po yung Mount Sinai na dito binigay ng ating Panginoon sa pamamagitan mismo ng kanyang mga daliri, inukit yung dalawang tableta ng bato na walang iba kundi yung 10 utos ng ating Panginoon. So ito po ay napakahalaga sapagkat ito po ay binigay kay Moses. Okay. Encountered a problem. So meron po tayong konting commercial. Okay. Yan. Yan po ay inukit mismo ng kamay o ng mga daliri ng ating Panginoon na ano pat ito po ay pagpapakita ng pagpapahalaga sa 10 utos na kanya pong nais ng nasundin ng kanyang mga taga-sunod. So, ibig sabihin, napakahalaga po nitong 10 utos. So, umpisan po natin. 10 lamang po yung pag-aaral natin ngayong gabi. So, napakadali lang. Iisa-isan po natin at pagkakasahin natin sa ating oras. Una, Exodus 23:17. Mr. You can open it in English. Is that okay for you? Okay. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. So, ang sabi ng Panginoon, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Yung salitang Diyos, yung Diyos na ating sinasamba, sangayon sa ating Panginoon, ay kinakailangang iisa lamang at wala ng iba. Kayo ba kapag may mahal kayo? Halimbawa, yung girlfriend nyo, gusto nyo may boyfriend din na iba? Di ba ayaw nyo? Gusto nyo kapag may mahal kayo, siya lang. Sapagkat yung ating Panginoon, ang sabi niya, ako lang ang iyong sambahin. Ako lamang ang dapat mong maging Diyos sapagkat siya naman talaga yung karapat-dapat. Marami nga po sa atin yung mga sinasamba. Hindi nga ibang Diyos yung sinasamba natin. Sinasamba naman natin yung ating sarili. Hindi nga yung ating sarili, yung ating namang mga asawa, yung ating mga girlfriend. Meron nang kanta noon yung, basta sinasamba kita. Alam niyo yan? Yung sinasamba, pati yung mga girlfriend nila, pati yung minamahal nila, sinasamba nila. Subalit, isa pong napakagandang katotohanan ngayon na sinasabi na huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. So, paano po tayo magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ng ating Panginoon? Umpisahan po natin sa talatang 4, pangalawang utos. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng awangis man ang nasa anyong itaas sa langit o sa ibaba ng lupa o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanaybubuhin na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin. Ang sabi ng Panginoon, kung tunay na akong sinasamba mo ay huwag kang gagawa ng mga bagay na inanyuan o mga kawangisman ng ating Panginoon. So huwag daw tayong gagawa ng tila baga Diyos na ating sinasamba o niyuyukuran. Alam niyo po, sa marami po sa simbahan dito sa Pilipinas, pinalitan po nila yung ikalawang utos. Natanggal po. Tingnan niyo. Sabi dito ay ang 10 utos, akong Panginoon mong Diyos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang, ano po yung pangalawa? Yan po yung nakasulat sa Biblia, kahit saang Biblia. Pinalitan po nila yung pangalawang utos, huwag kang magpapahamak na manunumpa sa ngalan ng Diyos. So mga kapatid, bakit kaya nila ito tinanggal? Okay, ito pa yung isa.
Huwag kang magpapahamak manumpa sa ngalan ng Diyos. So yun po yung kanilang pagtatanggal. Ano daw po ang sabi ng banal na kasulatan dun sa mga taong tumatanggal, nagbabawas o nagdadagdag sa kautusan ng ating Panginoon? Basahin po natin, Jeremiah 26 verse 2. Ganito ang sabi ng Panginoon, tumayo ka sa looban ng bahay ng Panginoon at salitain mo sa lahat ng bayan ng Huda na magsisiparoon upang magsisamba sa bahay ng Panginoon. Ang lahat na salita na inutos ko sa iyo upang salitain sa kanila, huwag kang, ano po, ano pong sabi? Huwag kang magbabawas ng kahit isang salita. So ibig sabihin, kahit daw po isang salita, ay ipinagbabawal na maigi at malinaw ng ating Panginoon. Huwag kang magbabawas ng anumang salita. Revelations 22:18. Aking sinaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng luhula ng aklat na ito, kung ang sinuman ay magdaragdag sa mga ito, ay daragdagan din siya ng Diyos ng salot na nakasulat sa aklat na ito. Daragdagan daw po ng salot. So kapag ka tayo nagdadagdag, kapag ka tayo nagbabawas at sinusunod natin yung ating mga sariling pag-iisip, tayo po ay makakaranas ng tiyak at tunay na kapahamakan na sangayon sa banal na kasulatan. Okay, sabi sa Revelation 20:19, at kung ang sinuman ay mag-alis ng mga salita na ito, okay, umulit yata. Umulit po ba? Okay, ibig sabihin nakikinig kayo. At kung ang sinuman ay mag-alis ng mga salitang ng aklat na hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. Matatanggal daw yung inyong pangalan sa Book of Remembrance, sa Book of Life. Kaya napakahalaga, mga kapatid, na sisiyasatin natin yung ating pananampalataya, sisiyasatin natin yung ating pagsunod kung tayo ba'y nakakasunod sa utos at kalooban ng ating Panginoon sa pamamagitan lamang ng salita ng Diyos. Malinaw po ba, mga kaibigan? Okay. So mayroon po tayo, mga kababayan, hindi ko po gusto kayong saktan, pero ito po yung katotohanan na nangyayari na sinasabi ng banal na kasulatan. Sa mga kapatid ko po na nandito, na naniniwala dito, ayaw po namin kayong masaktan. Mahal po namin kayo at ang nais lang po namin ay malaman nyo kung ano ang katotohanan. Ito po ang sabi sa Isaiah 46:6, sila'y dumudukot ng maraming ginto sa supot at tumitimbang ng pilak sa timbangan. Sila'y nagsisiupa ng panday ginto at kanyang ginagawang Diyos. Sila'y nagpapatira pa, oo, sila'y nagsisisamba. Pinapasan nila siya sa balikat, dinadala niya nila siya, at nilalagay siya sa kanyang dako. At siya'y nakatayo mula sa kanyang dako at hindi siya makikilos. Oo, may dadaing sa kanya, gayon may hindi siya makasasagot o makapagliligtas man sa kanya, sa kanyang kapagabagan. Mga kapatid, maaring sabihin natin na itong maraming ginagawa ng ilan nating mga kababayan na kanilang sinasamba maging yung mga nilarawan, sinasamba nila yung nilalang. Mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, kung babalikan po natin yung salita niya, ito po ay hindi, bakit? Okay, basahin na lang natin sunod-sunod. Bakit hindi natin kinakailangan silang sambahin? Ito po yung rason. Sa Psalms 115:4, ang kanyang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng tao. Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nang sasalita. Mga mata mayroon sila, ngunit sila ay nangakakita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nangakarinig. May mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakaamoy. Mga kapatid, ito po yung isang tiyak na katotohanan na bakit natin sasambahin ang mga bagay na ito samantalang mas maigi pa nga tayong mga taong buhay. Mayroon tayong mga kamay, mayroon tayong mga mata, mayroon tayong mga tainga na pwede nating malaman kung ano ba yung damdamin ng isang tao. Naalala ko po yung nangyari dun sa Yolanda. Mayroon daw pong isang tao sa isang kwento na niligtas po niya yung kanyang statwa o yung kanyang sinasamba samantala namang siya ay namatay. Di po ba hindi naman tayo kayang iligtas? Sapagkat sabi sa Biblia, kahit ngay tenga hindi sila nakakarinig, mabuti pa tayong may mga mata, may mga tainga. So yun po yung sinasabi ng banal na kasulatan. May man nagsasabi, para lang naman yung remembrance. Halimbawa, yung mahal na asawa ko, yung picture ng asawa ko, remembrance lang. Pero mga kapatid, kapag ka ito ay ating sinasamba,
Kapag ka ito'y ating pinaglilingkuran, di ba guys, nila'y parang ginagawa natin isang Diyos sa ating harapan? So ito po ay isang katotohanan na nakasulat sa banal na kasulatan. Mayroon silang mga kamay. Ngunit hindi sila nakakatangan, may mga paa, mayroon sila. Bumalik yata. Ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila. Oo, bawat tumitiwala sa kanila. Madiin, masakit man, pero ito ang katotohanan na sinasabi ng banal na kasulatan. Tayo po mga Pilipino, lalo na dito sa AUP, dahil tayo ay pumapasok sa isang Kristiyanong paaralan. Mga kaibigan ko, tayo po yung likas ng mga reliyoso at marahil sa inyong puso ay mayroon kayong tunay na pagnanais na makapaglingkod sa ating Panginoon. Sa inyong puso ay mayroon kayong tunay na pagnanais na mapalapit sa Kanya, nanupat handa niyong gawin ang lahat ng Kanyang ipinag-uutos. Na sinasabi mga kapatid, masasayang ang ating pinaghirapan, masasayang ang ating pagpapagal kung ang ating pananampalataya, kung ang ating pinagtitiwalaan ay salungat doon sa sinabi ng banal na kasulatan. So malinaw po na sinasabi, sabi sa Romans 1:23, at pinalitan nila ang makalwalatian ng Diyos na hindi nasisira, ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, at ng mga ibon at ng mga hayop na may apat na paa at ng mga nagsisigapang, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na silang pinupuri magpakailanman siya nawa. Huwag mong babanggitin, ito yung kasunod, okay? So una, pangalawa, pangatlo. So nasa pangatlo na po tayo. Sabi sa versikulo 7, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumabanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Marami po sa atin na nagsasabi, pag nakakita ng pogi katulad ni Howard, OMG, ang pogi ni Howard! Marami po sa atin katulad, pag nakakita rin ng maganda, OMG, ang ganda ni Rhea! Mga kapatid, mga kaibigan, parang ginagawa na lang natin by word yung salita ng ating Panginoon. Napakahalaga na yung tinatawag natin na salita, maging sa panunupa, Panginoon, tulungan mo, kung gagawin ko ang lahat, maipapasa ko ito. Hindi mo naman gagawin ang lahat. Mga kapatid, kapag ginamit natin ang mahalagang salita ng ating Panginoon, sisiguraduhin natin na tayo ay makakasunod sapagkat ang pangalan ng Diyos ay isang tunay at tunay na banal. So mga kapatid, huwag po natin gagamitin ito sa walang kabuluhan. Maging dun sa ating pangalang Kristiyano, tayo ay tawag sa atin ay Christians from the word Christ. Kinakailangan bilang isang Kristiyano, mamuhay tayo ng isang buhay ng isang Kristiyano. Hindi buhay ng kung ano-ano. So mga kapatid, sumunod, anong sumunod? Ikatlo, pangapat, sa versikulo 8. Alalahanin mo ang araw ng Sabbath upang ipangilin. Anim na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit sa ikapitong araw ng Sabbath sa Panginoon mong Diyos. So mga kapatid, puputulin ko po, bukas na bukas, pag-aaralan natin ang tungkol dito sa araw ng Sabbath. Bakit kaya kinakailangan pang i-consider itong araw ng Sabbath? Bakit inilagay sa utos ang araw ng Sabbath? Ano ba talaga ang araw ng Sabbath at gaano ito kahalaga sa buhay ng tao? So ikalawa, yan, ikadose, tama ba? Igalang mo ang iyong ama at ina upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. So napakahalaga daw mga kaibigan, yung paggalang sa ating mga magulang sapagkat ito ay mayroong kaakibat na pangako. Sa lahat ng inutos ng ating Panginoon, ito yung nakakasigurado na mayroon tayong buhay. Hahaba ang ating buhay, ang sabi sa banal na kasulatan. So kinakailangan ay igalang natin yung ating mga magulang. Kapag ka hindi tayo marunong gumalang sa ating mga magulang, tunay na wala na tayong kayang galangin sapagkat imagine niyo po yung ating mga magulang, sila yung naghirap, sila yung umiyak, sila yung nagpalaki sa iyo, nagbigay ng diaper, nagbigay ng gatas, nagbigay ng lahat, at handang magsakripisyo para sa atin. Alam niyo po, yung tinanong ko yung aking pinsan na may magulang, sabi ko sa kanya, pinsan, ngayon na may anak ka na, kasi dati barka-barkada lang, ngayon may anak na. Sabi ko, ano yung pagkakaiba na ngayon ay mayroon ka ng anak? Alam mo, Juby, nung ako'y nagkaanak,
dati kapag ako ay pupunta sa kung saan saan, nakakabili ako ng kung ano, alimbawa damit ko, pang forma ko, pang fraternity ko, nabibili ko yan. Pero yung ako'y nagkaanak, alam mo, kahit brief nga eh, parang hindi ko na mabili kasi baka hindi ko mabili yung anak ko. Nag-aalala na ako, ayokong ma-aksidente, ayokong masagasaan, ayokong mapahamak dahil kakaawa naman yung anak ko, napakabata pa. So ganun yung pagmamahal, ganun yung pagmamalasakit, ganun yung puso ng ating mga magulang, ano pat kinakailangan natin na bilang mga anak, bilang mga napakaswerte na meron tayong mga magulang, habang buhay pa sila, ay ating ipakita yung ating tunay na pagmamahal sa kanila. Marami po ngayon ang mga suwail sa magulang. Kapag kung ano ang sinabi ng magulang, yun pa ang hindi nila gagawin. Kung dati daw kapag ka ang isang magulang ay tumitig lang ng ganyan sa kanyang anak na parang medyo masama, yung kanyang anak ay yuyuko na at alam na niya yung kanyang gagawin. Yung iba, gaganyan lang, alam na. Pero ngayon, yung anak na yung tumititig, yung anak na yung sumasaway sa kanilang mga magulang, di ba't napakahirap? Mga kapatid, habang buhay pa yung ating mga magulang, iparamdam natin yung ating pagmamahal sa kanila. Hindi kung kailan may sakit na sila, tsaka tayo magbibigay ng regalo, tsaka tayo dadalaw, hindi kung kailan matanda na sila, tsaka natin sila dadalawin, tsaka natin sila ipapasyal. Mga kapatid, sa pagka naman patay na sila, wala na tayong magagawa. Dito po sa Pilipinas, sabi nga doon sa isang illustration, pagpatay na daw ang isang kamag-anak, yung mga anak, ang daming nilalagay na mga bulaklak. Ito, bulaklak para kay ano, para kay ano, para kay ano. Samantalang yung nabubuhay pa, kahit isang pirasong bulaklak, hindi man lang makapagbigay. So mga kapatid, ugaliin po natin na magsabi na ng I love you sa ating mga magulang. Yakapin na po natin sila samantalang tayo nabubuhay pa sapagkat hindi natin sigurado ang buhay natin. Balang araw, tayo po ay ma-almost there din. Tayo po ay darating din sa kawakasan. Subalit, may buhay na walang hanggan ang nais na ipagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Okay. Wala na naman to. Commercial na naman. Siguro dito na sa kapila. Baka meron sigurong gusto pakantahin eh, kaya nagko-commercial. Okay. Kasi na tayo. Okay, nandito na tayo. Sa sumunod. Yan yung magandang mukha na yan. So, kasunod sa ikalimang utos ay yung ika-anim na utos. Ano po yung ika-anim na utos? Huwag kang papatay. So huwag kang papatay. Sino po sa inyo nakapatay na? Pakitaas nga po ng kamay. Mamaya, natali namin kayo sa ulungan. Okay. Huwag kang papatay. Kapag ka sinabi nating pumatay, ito po ay siguro maiisip natin kapag ka pumatay, parang yung may mga dalang baril, yung may mga dalang kutsilyo. Subalit, ito po ay isang malawak na pag-unawa ng pagpatay. Ang sabi nga sa atin pong mga newspapers, crime is out of control. Hindi na makontrol yung krimen ng pagpapatayan na anupat kahit saan ka pumunta, hindi maiiwasan yung sadyang pagkamatay o yung pagpapatayan ng mga tao. Sangayon sa banal na kasulatan, kung pag-aaralan po natin ng mas malalim pa, yung pagpatay pala ay hindi lamang nakatuon dun sa mismong pagpatay na pagsaksak, pagbaril, at pagkahulog. Kundi yung pagkamatay ay pinapatay din natin ang ating sarili kung hindi natin iniingatan yung ating mga pangatawan. Kapag tayo puro bisyo, puro sigarilyo, puro alak, pinapatay natin ang ating katawan kapag tayo hindi marunong mag-exercise. Hindi natin alam kung paano natin pangangalagaan yung ating katawan. Unti-unti daw po natin pinapatay ang ating mga pangatawan. Katulad pa nito, hindi nakakapag-exercise. Wala sigurong time, napaka-busy. So ito po yung nangyayari, kinakailangan natin ng pag-aalaga sa atin mga katawan. Maging sa ating utak, alam niyo po mga kapatid, kamakailan lamang, ako po ay nagnais na ma-reach out yung aking mga kamag-anak na naglalaro ng COC. Alam niyo po yung COC?
Siguro kayo ay naglalaro noon. COC. Yung COC pala ay nakakasira din ng utak. Sabi po sa ano, kasi addiction yun eh. Ngayon, hindi ko pa po ito alam. Pinuntahan ko yung aking mga pinsan. Ang sabi ko sa kanila, siguro ma-reach out ko kapag ako ay nag-COC. Ngayon, sumali ako sa COC. Dala-dala ko yung aking iPad. Sumali ako sa clan nila. Alam nyo, may mga clan-clan yun eh. Tikas Pilipinas. Pangalan ng clan namin. Okay, so, inumpisa ako kasi may mga chat-chat doon. Baka pwede sa paraan na to, makakarelate ako sa kanila. At ma-reach out ko sila. Yung pala, hindi pala maganda yun. Kapag ka pala tinikman mo yung isang bagay na hindi maganda, magpapatuloy-tuloy na. Lolo, kaya tayo, Mike. Tinuloy-tuloy ko yung pagsi-COC ko. Alam nyo, mga kapatid, medyo nalulung ako ng konti. Naka-level 70 ako. Naka-TH8 ako. Mga kapatid, yung palang ginagawa na nila yon, alam nyo po, kumakailan lamang ay talagang ipinalangin ko sa Panginoon. Nanood ako ng... nag-research ako sa internet, yun pala ay nakakasira din ang ating isipan. Na ano pa't kinakailangan ng recovery? Kaya hanggang ngayon, ramdam na ramdam ko pa rin yung sakit ng aking isipan doon sa pagsi-COC na yon. Buti na lang, natigilan ko. Mga kapatid, nagpapatawad naman ang ating Panginoon. Subalit, katunayan na maging ang pagsi-COC, maging ang mga paglalaro ng mga bagay na alam natin na magbibigay ng addiction, na nakapagpasira ng mga dopamine receptor sa ating mga utak, tigilan po natin yan sapagkat ito po ay masama sa ating kalusugan at unti-unti tayong pinapatay nito. Okay? Yung paninigarilyo, yan. Wala naman kasi siguro naninigarilyo dito kasi mga minority pa kayo. Okay? Katulad ko. Yan. Okay, hindi na natin masyado yan. Nabubutas daw yung lungs, nagkakaroon ng emphysema kapag tayo ay naninigarilyo. Wala naman siguro naninigarilyo dito ah. Baka nasasaktan kayo. Wala naman. Okay. So clean, nagiging clear yung ating utak. Ngayon, usong-uso na rin yung mga fast food. Kaya naman yung ating life, fast life din tayo. Usong-uso na ngayon yung mga Jollibee, McDonald's, yung mga Mang Inasal. Alam po nyo yun? Kapag tayo ay mag-field trip, lalo na kapag kayong high school, kakain tayo sa mga fast foods. Ito daw pala ay hindi rin maganda sa ating mga katawan. Ito po ay cancerous. Kaya mga kapatid, kung kayo ay hindi mahilig mag-exercise, kung kayo ay hindi marunong mag-alaga ng inyong katawan, wag na, mas maganda pa na wag tayong kumain ng mga bagay na alam natin na pagmumulan ng mga tumor o ng cancer na tinatawag na maghahatid sa atin sa ospital. Kaya ngayon, marami na pong namamatay, halos 70 to 80% ng mga tao ay namamatay dahil sa kanilang mga kinakain. Kinakailangan po natin palaging mag-exercise. Exercise po tayo palagi sapagkat gaganda yung ating katawan katulad ni Arnold Schwarzenegger. Alam niyo po, kaninang umaga lamang, ako po ay nag-exercise. Kapag pala'y nakakapag-exercise ka, dun ka makakakita ng maraming mga malaking katawan. Maraming mga sexy. Alam niyo, nag-jogging ako kaninang umaga sa impact. Ang dami kong mga nakasalubong, mga babae, ang gaganda ng katawan. Pati mga lalaki, magaganda ang katawan. Sapagkat si life, inuugali nila na sila ay nag-exercise. Kaya nga habang bata pa tayo, mag-barbell na tayo. Illustration lang po yan. Habang bata pa tayo, tayo po ay mag-exercise na. Kasunod, ikapitong utos ng ating Panginoon. Ano po yan? Pakibasa. Huwag kang mangangalunya. Ito pong tatlong tao na to. Kunwari kakbay yung isa, yung palay, kahawakan pala yung kanyang kaibigan. So huwag kang mangangalunya. Ito ay isa pong utos din ng ating Panginoon na kapag ka tayo'y pumili ng ating makakasama sa buhay, siguraduhin mo na yun talaga. Di ba, Brother Howard? Pag pinili mo si Sister Rhea, siya talaga, wala nang iba. Bawal yung salawaan, bawal yung kabi-kabila. Hindi po pwede, Brother Howard, na mayroon kang girlfriend dun sa Sampaguita, sa Waling-Waling, mayroon ka din sa Cadena de Amor. Sapagkat mapapahama ka, Brother Howard. So, kinakailangan po, mga kapatid, okay, kinakailangan po natin ng isahan lang kahit mag-girlfriend, mag-boyfriend pa tayo sapagkat ito po ay pagtupad dun sa tinatawag natin na tipanan dun sa ating ipinangako sa ating sweetheart. Kinakailangan po natin tuparin at ito po ay naaayon dun sa wag kang mga alunya dun po sa US. Kwento ni Pastor Cuneo. Sabi daw doon sa US, yung bumisita sila, sabi daw nila, kahit doon sa simbahan, makikita ka, ay, brother, sabi, ay, pastor, alam niyo po, ito po si sister ganito, dati po niyang asawa, si brother ganito. So, si brother ganito, naging asawa din niya si brother ganito. Ay, si sister ganito.
So mga kapatid, kinakailangan po talaga na maging sa atin pong pamumuhay ngayon ay ugaliin po natin na pumili sa isa, stick to one lamang, sapagkat kapag dalawa, yan po ay hindi kanais-nais sa ating Panginoon. Ngayon, ito po ang sabi sa John 11. At sinabi ni Jesus, ako man ay hindi rin nahatol sa inyo. So hindi naman tayo basta-basta hatulan. Humayo kayo ng iyong lakad. Mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Kapag tayo lumapit sa ating Panginoon, humingi tayo ng tawad. Anong sabi ng ating Panginoon? Humayo ka na at huwag ka nang magkasala. Ibig sabihin, huwag mo nang ulitin. Subalit, hindi naman sinabi doon na humayo ka at gawin mo uli yung pagkakasala na yon para bumalik ka ulit. So mga kapatid, mga kaibigan, kapag tayo humingi ng tawad, sisiguraduhin natin na sa pamamagitan ng ating buong lakas at ng banal na Espiritu, magagampanan natin at mapapanagumpayan natin ang lahat at tayo makakasunod ng mapayapat may kasamang pagmamahal sa Kanya. Katulad nito, yung huwag kang magnanakaw. Huwag kang magnanakaw sapagkat ito po ay napakahalaga. Alam niyo po, napakahirap magnakaw katulad nitong lalaking to. Naranasan niyo bang magnakaw? Sino sa inyo nakaranasan? Di ba mahirap? Pag nagnakaw kayo, itong tao na to pupunta pa ng gabi. Pagka nahuli ka, mapupugbog ka pa. Doon sa amin may nagnakaw, nabarin. Umakyat doon sa bahay ng aking kamag-anak. Pagkaakyat na ngayon, kukunin niya yung motor. Ngayon, nabarin siya. So napakahirap pong magnakaw. Huwag po tayong magnanakaw sapagkat ito ay hindi kalooban ng ating Panginoon. Katulad po, kapag tayo, kung sino man sa atin ang gustong mamulitika, maging presidente ng Pilipinas, huwag po tayong magnanakaw sapagkat ito po ay hindi kasang-ayon sa salita ng ating Panginoon. So ito po ay understood naman. Huwag daw magnanakaw. Eh, yung puso kaya nananakaw kaya yon? Hindi naman siguro. Okay. Huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Huwag kang basta turo. Alam niyo po, doon sa LRT, napunta po kami nung Malabon, doon po sa office sa CLC. Nagpunta po ko doon, mayroon doon isang Koreano. Yung Koreano ay mayroong isang magandang cellphone, iPhone. Yung iPhone na cellphone niya, nilagay niya doon sa bulsa niya, di patugtugtugtug siya. Tapos tinanggal niya yung iPhone niya. Ngayon, ilang minuto, hinakap-kap niya yung cellphone niya. Nasaan na yung cellphone ko? Nasaan yung cellphone ko? Eh, may katabi siyang malaking mama. Nagsisigaw siya, kinapitan niya, niyapos niya. Sabi niya, you stole my phone! Where's my phone? Di, nagtarantanap. Lahat ng tao doon sa LRT nakatingin na sa kanya. Sinabi niya, ninakaw niya, nakayakap na gano'n na parang naging babae yung lalaking Koreano. Sabi niya, where's my phone? Yung pala. Sabi niya, hindi ko ninakaw yan, sabi nung lalaki. Pagkap-kap niya doon sa likuran ng kanyang bulsa, nandun pala. Naiwanan pala niya doon. So mga kapatid, huwag po tayong magbibintang hanggat mga kapatid, sapagkat ito po ay hindi maganda sa ating sa harapan. Sorry. Sa harapan ng ating Panginoon, huwag po tayong mabibintang, hindi yung puro chismis. Usong-uso tayo sa atin sa Philippines chismis. Nasabihin, alam mo, sister, yung ano kaklase natin, hindi na napasok kasi nagkaasawa na siguro, nabuntis siguro. Ngayon, kukwento naman nung isa, uy, sister Esther, yung kaklase pala natin, may dalawa na palang anak. Mga kapatid, huwag po tayong magbibintang sa ating kapwa. Huwag po tayong judgmental sapagkat tayo rin ang hahatulan sa huli. O sige, ito na po yung malapit sa panghuli. Huwag mong iimbutihin, tama ba? Iimbutihin ang bagay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutihin ang asawa ng iyong kapwa, pati asawa. Ni ang kanyang aliping babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anumang bagay ng iyong kapwa. Huwag daw po tayong maingitin. Kapag nakita natin, ay ano ba yan? Si kapatid na ano, may magandang bag. Sana magkaroon din ako ng magandang bag. Si Howard, naku, may ganda na cellphone niya. Touchscreen, samantalang yung sa akin, 3210 lang. Napag-iwanan na ng panahon. So mga kapatid, huwag po tayong maging kontento tayo kung ano ang meron tayo sapagkat kung ano yung meron tayo, ito yung tunay na makapagbigay ng kasiyahan sa atin. Huwag po tayong maging maimbutin o mahiliin sa kapwa sapagkat ito ay hindi kalooban ng ating Panginoon. So ito po yung summary. So yung ating kautusan ay nahahati daw sa dalawa. Pag-ibig sa Diyos, katulad ng katiyakan. Yung katiyakan, ito po ay yung sabi na wag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. So yun po yung mensahe niyan. Katapatan, pamimitagan, kabanalan. Pag-ibig sa kapwa, maging magalang,
maging mabuti, dalisay, marangal at totoo. So ito po yung inihahatid sa atin ng utos ng ating Panginoon. So hindi mahirap, di po ba? Sapagkat itong kautusan na ibinigay sa atin ng Panginoon ay ibinigay sa atin para rin sa ating sariling ikakaligaya. Sapagkat kung walang utos, kung walang alituntunan, ang buhay natin ay tunay na magiging masalay muot. Huwag ninyong isiping ako ay naparito upang sirain ang kautusan. O mga propeta, ako ay naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Ang sabi, brother, ipaka napalitan na yan, New Testament na tayo ngayon. Subalit ang sabi ng ating Panginoong Hesus, huwag ninyong isipin na babaguhin ko yung kautusan, kundi ito pa ay kanyang, hindi sisirain, kundi ito ay kanyang ginanap. So maging yung ating Panginoong Hesus na ating kinikilala, nagpapakita ng kahalagahan ng pagtupad natin sa kanyang mga inutos. Ang sabi nila, dalawa na lang ang utos, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Yan po ay tama. Ano po yun? Mateo 22:37-38. Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso, ng iyong buong kaluluwa, at ng iyong buong pag-iisip. Ito ang una at dakilang utos. So, ng first half ay pag-ibig sa Diyos. Second half, ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So, nauwi lang po sa dalawa, yung pag-ibig sa Diyos. Paano ka iibig sa Diyos? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Paano ka iibig ulit sa Kanya? Huwag kang magkakaroon ng mga awangisman o kaonyuan. Huwag mong mabanggitin ang pangalan niya sa walang kabuluhan. Yun po ay nasa doon sa pag-ibig sa Diyos. Ngayon, paano po natin iibigin ang ating kapwa? Huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang maging inggitin, mga kapatid, at igagalang mo ang iyong mga magulang. Okay. So malapit na po tayo matapos. Paano ko iibigin ang Panginoon? So yun po yung nasagot na ng ating katanungan. Sabi ng John 14:15, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kung tunay daw, mga kaibigan, mga kapatid, na tayo ay handang sumunod at handang ibigay ang lahat sa ating Panginoon, ay susundin natin ang kanyang inuutos na walang iba, kundi ito pong ating napag-aralan. Sabi sa 1 John 5:3, ito ang pag-ibig ng Diyos, na tuparin ang kanyang mga utos dahil ang kanyang mga utos ay hindi mabigat. Hindi po ito mabigat. Kayo po'y bumisita sa mga kulungan kung hindi mabigat. Alam niyo po yung mga bucor? Nabalitaan niyo sa TV? Pati ba naman yung mga cellphone? Siyempre, bawal yon. Pati yung mga aquarium ng isda na pinaglilibangan ng mga nakakulong ay tinatanggal. Pati yung mga libangan nila, yung mga pictures, babasay, tinatanggal nila. Pinagkakaitan sila. Tunay na hindi talaga maligaya yung buhay dun sa preso. Kaya kung ayaw natin na mapahamak at mapariwara ang ating buhay, sumunod tayo sa utos ng Panginoon sapagkat mas madaling sumunod kaysa sumuway. Hindi po mabigat sumunod sapagkat ang pagsunod sa Kanya kapag ka iyo siyang iniibig ay na magiging madali na lamang. So malapit na malapit na. Galatians 3:24, anupat ang kautusan ay naging tagapagturo sa atin upang ihatid tayo kay Kristo upang tayo ay naaaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya. So ito raw ay naghahatid sa atin. Yung ating kaligtasan ay hindi po nagmumula sa ating pagsunod sa kautusan, kundi bagkus kapag tayo'y matapos na maligtas ng biyaya ng ating Panginoon, tayo po'y tinuturo ng ating Panginoon dun sa pagsunod sa Kanya. Sabi sa Romans 3:31, niwawalan kaya natin ng kabuluhan ng kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag na huwag mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. So matapos na ikaw ay maligtas sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo by faith, mga kapatid, sa pamamagitan ng pananampalataya na si Kristo ang tanging daan ng kaligtasan, mga kapatid, itinuturo ka naman ito sa kautusan at ang kautusan naman ay tumuturo muli kay Kristo. Ibig sabihin, ang gawain ng mga naligtas, ang gawain ng mga nagmamahal kay Kristo ay ang sumunod sa kanyang utos. Sila'y sumusunod hindi para maligtas, kundi sila'y sumusunod sapagkat sila'y nananampalataya at nagmamahal sa ating Panginoon. Maliwanag po ba, mga kapatid? Ano natin to? Marami na po. Okay. So ano po yung mangyari sa hindi sumusunod sa utos ng Panginoon? Sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila nangagsalita ng ayon sa salitang ito, ay tunay na walang umaga sa kanila. So wala daw pong umaga. At sa ganito ay nalalaman natin na sila ay ating nakikilala, at kung tinutupad natin ang kanyang mga utos, ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos,
ay sinungaling. At ang katotohanan ay wala sa kanya, hindi porke sinasabi mo na praise God, praise the Lord, napakabuti ng Panginoon, sambahin natin ang Panginoon. Subalit ikaw naman ay hindi sumusunod sa kalooban ng Panginoon, ikaw raw ay isang sinungaling at wala ang katotohanan sa iyo. Masakit man minsan sa pakinggan, subalit ito po ang katotohanan na nasasaad sa banal na kasulatan. So habang tayo naghihintay sa almost there na pagdating ng ating Panginoon, tayo po'y sumunod sa Kanya. Sapagkat sa ikalawang pagparito, ang dadagnan ng ating Panginoon na klase ng mga tao, yung mga tao nagtsatsaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng utos, yan po ay revelation ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus. Kung ikaw ay may pananampalataya at tumutupad sa utos, handa ka nang tanggapin ng ating Panginoon. Handa ka na dun sa hinihintay natin kaligtasan. So anong oras na, Mr. President? Malapit na. Okay. Hindi bawat nags... Okay. Nasa atin po yung pagpili. Ang aking biyaya ay sapat para sa atin. Huwag po nating isiping mabigat ito. Si Jesus ay umakay ng pagsunod. 1:14-15. Kung ako'y iyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mautos. Huling talata. So kung tunay pala nating iniibig ang ating Panginoon, tutuparin natin ang kanyang mga inuutos. Yung pagsunod natin ay ang naghihila sa atin sa pagsunod ay hindi isang obligasyon, kundi isang pag-ibig na nagmumula sa ating mga puso. Di ba kapag mahal nyo yung nag-utos sa inyo, napakadaling sumunod? Kapag naman hindi nyo mahal kahit isang maliit lang na baso pakukunin sa inyo, ayaw nyo, napakabigat. Pero kapag mahal nyo yung tao nag-utos sa inyo, halimbawa isang basura, kapag inutos, mahal, pakipulot nga ng basura, anong sasabihin nyo? Kukunin nyo agad, sasabihin nyo, mahal, meron pa bang iba na pupulutin? Di po ba? Mapagkamahal natin ang isang tao, walang imposible, sapagkat gagawin natin ang lahat, masunod lamang siya, ganun din yung pag-ibig natin sa ating Panginoon. Kung tunay mga kaibigan, mga kapatid, na minamahal natin ang ating Panginoon, na tunay na mula sa kailalima ng ating mga puso, susundin at tutuparin natin ang kanyang mga inuutos, tayo tutulungan niya hanggang sa wakas, hanggang sa dumating yung almost there na ating hinihintay, nating mga naghihintay dito sa lupa, hanggang sa pagparito ng ating Panginoon. Kung tunay tayong mga Kristiyano, kung tunay tayong nananampalataya sa Kanya, ay ibibigay natin ang ating buong buhay sa isang pagsunod. Lalo pat itong pagsunod na ito ay magdadala sa atin ng tunay na kaligayahan, tunay na kapahingahan ng ating kaluluwa, na mararanasan natin ang isang buhay Kristiyano na kailanman ay hindi natin mararanasan sa lupang ito kung hindi tayo lalapit sa ating Panginoon. So ang ating Panginoon ay palaging nariyan para sa atin. Laging naghihintay para sa atin. Siya nang nauna nang nagpakita ng kanyang pag-ibig sa atin. Siya naman ay nakahandang tanggapin ka. Gaano ka man makasalanan, gaano man ka man kadumi, sumunod po tayo sa Panginoon. Tayo po'y kanyang lilinisin sa ating pagkakasala. At tayo'y magiging isang perfect, hindi naman perfect, isang tagasunod niya hanggang sa wakas, hanggang sa kahuli-hulihang hininga ng ating buhay. Pakinggan po natin ang isang mensahe ng awitin na iahatid sa atin ng ating kapatid. All done, God's children, we're almost.
na sumunod sa ating Panginoon. Isang pagpapakita ng ating katapatan na simula ngayon ay papakita natin ang isang buhay ng tunay na Kristiyano. Isang Kristiyano na handang ibigay ang buong buhay sa ating Panginoon. Salamat mga kaibigan. Salamat sa inyong dedikasyon. Salamat sa inyong pakikinig at pag-aalay ng inyong sarili ngayong gabi. Tayo pong lahat ay umuko para sa isang panalangin. Dakila at makapangyarihan po namin, Panginoon, na nasa kaitaasan. Tunay na naliligayahan ng buong sangkalangitan, nanupat kami na nasa inyong harapan ngayon, ay nakatayo upang italaga ang aming buong buhay sa inyo. Nanupat noong mga nakarang araw ng aming buhay ay maaari kami nagkasala sa inyo, Panginoon. Patawarin niyo po kami at linisin sa aming pagkukulang at pagkakasala. Na ngayon na muli po kaming nautyukan ng inyong banal na Espiritu, na ngayon ay naliwanagan ang aming mga isipan tungkol sa pagsunod. Panginoon, tulungan niyo po kaming sumunod sa inyo hanggang sa kahuli-hulihan ng oras ng aming buhay, Panginoon. Amin pong inaalay ang bawat isa sa amin sa inyo ngayong gabi. Pakabanalin niyo po kami ng inyong katotohanan at nawa mamuhay sa amin ang buhay ni Kristo. Nanupat kami magiging liwanag, ang aming pagsunod ay magiging liwanag para sa iba. Ang lahat po ng ito ay aming hinihiling at itinadalangin alang-alang sa pangalan ng aming tagapagligtas na Panginoong Hesus. Amen.